Hello guys, I am Jonathan Antioquia. I was born and raised from Rojas City Cafes. I am a product of Van Herkor College, and I am proud to say that I am Tatak Herkorian. Now, currently, I've been working here in Saudi Arabia for almost 5 years. Nakapagtapos ako ng Herkor College as we are the pioneer batch from computer programming. After that, maraming mga pangyayari sa buhay. Maraming mga bagay-bagay na nangyayari. Pagkatapos ko ng pag-aaral ng kolehiyo dyan sa Rojas from Herkor College, I was able to travel from Manila. Nagtrabaho sa mga iba-ibang kumpanya until my last job before when I was decided to travel here in Saudi Arabia. I've been working from Ninoy Aquino International Airport dyan sa Terminal 4. Then after that, I decided na even though hindi natin masasabi yung kapalaran natin sa buhay, noon mahirap, sobrang hirap pag nagsisimula tayo until the day I decided na makapagtrabaho dito sa ibang bansa. So I'm here now in Saudi Arabia. I've been working currently as a coffee maker from a Starbucks company for almost 3 years here in Saudi Arabia. I've been started working last 2015 here in Saudi Arabia as a barista. Then after that, I was able to study again here for almost 6 months as a pastry chef. Maraming mga pangyayari sa buhay na tayo mismo yung gumuguhit ng kapalaran natin. No? No. After that, nag-apply ako sa isa sa mga pinakamalaking kumpanya dito sa Saudi Arabia. Pagkatapos ko ng pag-aaral ng pastry chef dito mismo sa Saudi Arabia, I was blessed dahil nakapagtrabaho ako sa isa sa mga pinakamalaking fine dining restaurant dito sa Saudi Arabia. So malaking bagay din yun sa buhay ko, kasi marami akong mga natutunan. Mahirap sa simula, ganun talaga sa simula pag nag-uumpisa tayo. As go on sa buhay natin hanggang makakapag-adjust tayo. Sa sitwasyon ngayon dito, masasabi ko na hindi siya madali. Sakto lang, mahirap, dahil lalo na sa ngayon may pandemic. Hindi ka basta-basta makakapunta sa ang lugar man dito, kasi maraming mga papeles na hinahanap sa'yo before you go travel from any provinces and places dito, no? Pero sa ngayon, nakakapag-adjust na rin, kasi yung buhay dito ngayon, bumabango na, no? And sa mga magtatapos ngayong taon dyan sa Pinas from Herkor College, no? Congratulations, and alam kong kaya nyo yan sa mga pagsubok at mga pagdadaanan nyo sa buhay. Alam naman nating lahat na ang buhay ay hindi madali, pero wag lahat, or masasabi mo na lagi tayong magpasalamat sa mga biyaya na dumarating sa buhay natin.
lalo na sa Panginoon, sa araw-araw na buhay na binibigay sa atin, sa tubig na iniinom natin, sa pagkain na kinakain natin, at tuwing pagising natin sa umaga, no, dapat lagi tayong magpasalamat. And guys, once again, maraming salamat, no, sa pagpaunlak ng maikling kwentong bahagi ng buhay ko, also being as an OFW here in Saudi Arabia. So sana kung ano man yung magiging kapalaran nyo, lagi nating pakakatandaan na huwag tayo makalimot sa itaas, at always humingi ng payo sa magulang, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang, dahil alam ko sa simula mahihirapan kayo, pero ganun talaga, no, kasi ganun din yung nung nagsimula ako, ganun din yung mga pinagdaanan ko, lalo na pag dito ka sa Saudi Arabia, pag wala kang idea, kung hindi ka marunong magsalita ng lingwahe nila, hindi ka nakakaintindi at hindi ka nakakabasa, so mahihirapan ka talaga sa simula. At habang tumatagal, matututo ka rin, no, especially when you speak Arabic, this country, marami kang matutunan sa buhay, sa mga bagay-bagay na hindi mo napagdaanan dati. Once again guys, salamat at congratulations sa mga magtatapos dyan, at laging magtiwala lang, magtiwala, kasi alam ko na kaya niyo yan, at lahat ng mga Hercorean ay malalakas at masisipag. Once again, salamat.